isulat mo lamang ito sa iyong palad at siya po ay magmamakaawa sa iyo na mahalin at tanggapin mo siya muli. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And bago ko umpisan ng lahat, shoutout muna sa Twin R Salon, Static Center. Sa mga gusto pong magpaganda, magpagwapo, magpaglota, lahat po ng anong, kahit anong klaseng services na gusto ninyo sa mga pampaganda at gusto nyo rin magpamassage, doon po ninyo matatagpuan sa Twin R Salon, Static Center. And napakamura lamang ang kanilang mga charges doon and talaga namang hindi kayo magsisisi dahil po sa napakabait din ng kanilang mga staffs and talaga namang alaga kayo doon. And kung gusto ninyo maka-discount po ng malaki, maaari po ninyo akong kontakin or di kaya'y gamitin ang aking pangalan or di kaya'y ang pangalan ng aking YouTube channel, sari-saring pampaswerte o pang maka-discount po kayo ng malaki. So ano pa ang hinihintay ninyo? Magpaganda at magpagwapo na kayo doon po sa Twin R Salon, Static Center. And nag-iisang brand pa lamang po sila at matatagpuan ito sa General Santos City sa Kadulasan Street malapit lamang sa SM City Mall o Jensan. So ayun po, kung gusto ninyo or gusto nyo ba na ang partner ninyo magmamakaawa sa iyo and magmamakaawa siya na tanggapin ninyong muli or di kaya ang inyong ex tanggapin at mahalin ninyong muli. So, ituturo ko sa inyo kung ano ang dapat ninyong gawin and kailangan lamang dito is taos puso po ang paggawa. Dahil po kahit na gaano po ka-epektibo ang ating mga tinuturo dito kung kulang kayo sa tiwala at kulang po sa kailangan na taos puso po ang paggawa. So, yun po ang pinaka-importante kapag tayo po ay gagawa ng mga rituals or di kaya'y mga pampaswerte. Istiwala po and paniniwala. So, ayun, dito ay pwede itong gawin sa parihas ang kasarian. So, babae to babae and lalaki to lalaki. Syempre, sa ating babae at lalaki na magka-ex na. At kung gusto nyo rin gawin ito, pwede rin naman ito sa magka-own pa pero complicated na. Kung kayo ay may karelasyon ngayon na sa tingin ninyo ay parang nanlamig na, kung hindi nyo na nararamdaman yung pagmamahal niya, pwedeng-pwede ninyo itong gawin upang manumbalik yung dati niyang mainit na pagmamahal sa inyo at kailangan na gawin ninyo ito na nagmula po talaga sa inyong puso. So, dito is ang kailangan natin dito na materialis is ang ating sarili lamang. Sarili at panulat. So, panulat eh, make sure mo na yung panulat na gagamitin mo ay talagang makapagsulat po sa ating palad. So, yun po, palad, sarili, at ang ating panulat ang ating kailangan. So, ayun, kapag ready ka na, ready na ang inyong sarili. Dahil yun po ang pinaka-importante is ang i-ready ang ating sarili na kailangan buo po ang loob sa paggawa, buo ang paniniwala. And gawin na mag-isa at walang nakakaalam at hindi po dapat ito ipapaalam kahit kanino kung kayo po ay may ginagawa na mga ganitong pamahiin. So ngayon, kapag ready na, isulat mo ang kanyang pangalan sa iyong palad. So, dito po sa inyong palad. So, kung magtatanong ka, dahil alam ko marami talagang magtatanong kung saang palad, sa kaliwa ba or sa kanan. So, pili lamang kayo, pwedeng sa kaliwa, pwedeng sa kanan. Ang importante po, ito ay inyong palad. And yung taos puso na paggawa. So, isulat ninyo dito sa iyong palad, isulat mo dito yung pangalan at apelyido ni target. Isulat ninyo, pagkasulat ninyo dito, ang gagawin ninyo, halikan ang kanyang pangalan dito sa inyong palad. Halikan po ninyo. Kailangan hindi siya basta-basta na halik lamang.
kailangan yung halik na with feelings. So, ihalik na may kasamang pagmamahal. Yung tipong para bang siya yung hinahalikan mo. Dapat po ay ini-imagine mo na sa paghalik mo ng inyong palad or paghalik mo ng kanyang pangalan dito sa iyong palad, dapat ay siya yung binivisualize mo and kailangan ramdam mo sa inyong sarili na siya yung hinahalikan mo sa personal. And pagkatapos mo itong halikan, i-close mo lamang ang inyong kamay or ang inyong palad at ibulongin nyo dito na simula ngayon at mararamdaman mo na kailangan mo ako sa buhay mo, magmamakaawa ka na mahalin kita ulit, magmamakaawa ka na tanggapin kita ulit, sabihin mo lahat-lahat. Kung ano man yung gusto mong sabihin para sa kanya, yun po ang inyong sabihin. Sabihin ninyo na nagmula sa inyong puso at kailangan na i-claim ninyo sa inyong sarili na ito ay matutupad at kailangan na nanggagaling po sa inyong puso and good intention lamang ito. Huwag kayong humiling na ito ay mas ikakasira ng inyong relasyon. Kailangan po ang hilingin ninyo ang mas ikakabuti lalo sa inyong relasyon. Kung kayo ay nagkakalabuan, hilingin ninyo dito na magkaayos or magkaayos kayo muli. Hilingin ninyo dito na magmahalan kayo muli. Magmahalan na wala ng pagkakahiwalay na. So, kailangan na hilingin nyo lang talaga kung ano yung ikakabuti para sa inyong relasyon. Dahil yun po ang pinaka-importante and yun po ang purpose natin bakit tayo gumagawa ng mga ganitong mga pamahiin, yung mga rituals. Bakit tayo nanonood dito? Dahil kailangan natin dito ang magkaayos kayo ng inyong partner. Yun po ang ating kailangan. So, pagkatapos nun, pagkatapos mong ibulong dito lahat-lahat, and kailangan mas maraming kahilingan, basta good intention lamang, mas marami, mas maganda. And kailangan mas maganda ako nang gagaling po talaga sa inyong puso, and habang ginagawa ninyo ito, dapat po yung isip ninyo na sa kanya, nakafocus sa kanya upang mas mabilis niya ito mararamdaman. And ayun, gawin mo ito bago ka matulog sa gabi, dahil ang paggawa natin sa gabi ito ay mas epektibo, dahil mas naririnig tayo ng universe sa ating mga ginagawa paggabi. So kailangan gawin mo ito nang nagmula sa inyong puso. And pwede mo itong gawin every night basta kailangan na naniniwala ka. Gawin mo siya every night and pwede mo rin siya i-stop. Pwede mo siya itigil ng mga ilang araw at gusto mong gawin muli, pwede mo rin itong gawin muli. And anytime po, any day, pero mas maganda na mag-start ka ng Friday or di kaya Tuesday ng gabi. Mas maganda na umpisahan mo ito sa araw na yon. And kung mayroong sinag ng buwan, mas maganda rin na mag-start ka na may sinag ng buwan at hilingin ninyo sa buwan ang inyong mga ginagawa. Laging tatandaan ang ating mga ginagawang rituals. Huwag na huwag natin ito laging mamadaliin ang mabilisang talab. At kung may mga katanungan kayo, huwag mahiya na mag-comment sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.